sir, yan sa mga nagtatanong o sa magtatanong pa, bawal nga bang may tattoo dito sa Japan yan sa ating mga trainee o sa ating mga worker na nag-a-apply sa agency sa Pinas, kung bawal nga bang may tattoo dito sa Japan? Yan, pag-uusapan natin mga ka-welder kung bawal nga bang may tattoo dito sa bansang Japan yan sa ating mga trainee o sa ating mga nagtatrabaho na mga Pinoy yan, mga Pinoy-Pinay dito sa bansang Japan yan. Ayon mga ka-welder, dito sa Japan, pwede naman yung may tattoo. Yan, pwede yung may tattoo. Ang magandang tanong kung pwede nga ba sa agency sa Pinas ang may tattoo. Yan, yun ang pag-usapan natin mga ka-welder, kung bawal ba ang may tattoo sa agency sa Pinas yan, sa iba't ibang agency dyan sa Pinas. Yan. So yun nga mga ka-welder, bawal nga ba ang may tattoo sa agency sa Pinas? Yan, bali, sa experience ko mga ka-welder dyan sa Pinas, sa dami rin nang na-applyan ko yan, nakapag-apply ako ng Laguna, PNTC, kung kilala nyo yung PNTC yan, nag-apply din ako dyan sa Laguna, yan. Nakapag-apply din ako ng PAMC yan, sa Pasay naman yun. Bali nag-start na nga rin ako doon sa PAMC, bali naka-isang buwan din ako, yan. Ayun, iba't ibang requirements naman ang bawat agency yan, mayroong bawal, mayroong pwede naman ang may tattoo. So yun nga mga ka-welder, experience ko naman sa PAMC yan, bawal naman ang may tattoo doon, kasi nga nakapag-start na ako doon, bawal talaga yung may tattoo sa requirements nila yan. Tinitingnan din talaga ng nag-i-interview yan, sa experience ko, tiningnan din naman yung braso ko yan dyan sa PAMC, kung kilala nyo yung agency ng PAMC yan. Nakapag-start nga ako doon sa Monday yan. Pero yun nga, hindi ko rin kinaya kasi uwian ako ng Baliches to Pasay yan. Hindi ko kinaya ng budget, mga ka-welder yan, pamasahe pa lang yan, balikan. Sama na pagkain, siguro 200 din yung gastos ko, eh nagkagatas pa yung anak ko ng mga ka-welder, kaya hindi rin talaga ako natuloy sa PAMC. Pero yun nga, sa PAMC bawal ang may tato, yun din talaga yung requirements nila yan. Yun sa PNTC naman yan, nag-apply din ako dyan Laguna yan, Nubaliches to Laguna, binahi ko naman para makapag-apply dyan sa PNTC yan. So yun mga ka-welder, sa PNTC naman yan, nag-apply din ako doon. Ang experience ko naman sa PNTC yan, Nubaliches to Laguna yung biyahe ko naman nung nag-apply ako. Bawal naman sa kanila ang may tattoo yan, isa rin yun sa requirements din nila yan. Sa experience ko nga sa PNTC, ang tinatanggap lang nila noon nung nag-apply ako, nasa edad 25 yan, 25 edad lang, kaya hindi ako natanggap noon, dahil nung nag-apply ako, nasa ano na ako, 27 yan, 27 ako yun, overage agad ako sa PNTC yan sa Laguna yan, 25 age limit lang ang tinatanggap talaga nila doon. So yun nga, sa PNTC bawal din ang may tato. Yan. Yun mga ka-welder. So yun nga mga ka-welder, yun lang din yung agency na na-experience ko kapalian dyan sa Pinas, na bawal talaga ang may tato sa kanila yan, sa agency nila, yung PNTC at PAMC. Yan, bawal talaga yung may tato sa kanila. Talagang tinitingnan din nila yung yan, itong braso nga, na experience ko din sa PAMC, na bawal din talaga sa kanilang may tato yun. Pero yun nga, sa PAMC nakapag-umpisa naman ako doon, nag-isang buwan nga rin ako doon, kasi nga wala akong tato yan, wala naman akong tato yan, kasi nga hindi talaga ako nagpatato, dahil gusto ko rin talagang makarating dito sa Japan yan. Pero yun nga, kung alam nyo yung PNTC at PAMC na agency papuntang Japan yan, papunta dito sa Japan yan, pwede nyong applyan yun. Pero yun nga, bawal yung may
tattoo doon, yan. Kung wala kayong tattoo, yan, pwede kayong mag-apply doon. Pero yun nga, may agency nga ba na pwede ang may tattoo? Yan. Yun na, pag-usapan natin ang agency na pwede nga ba na may tattoo? Yan. So yun nga mga ka-welder, may agency nga ba na pwede ang may tattoo? Yan. Base sa experience ko mga ka-welder, yan. Itong agency ko ngayon ang pwede talaga ang may tattoo. Yan ang Uno Overseas Placement. Yan. Ang address niya nasa Espanya, Sampaloc, Manila. Yan. Experience ko mga ka-welder dyan sa agency ko. Nung pag-apply ko yan sa interview, yan, initial interview, sinasabi naman nila yan, yan, pwede naman sa kanilang may tattoo, yun. Wag lang yung kita, yan, kailangan tagulang sa katawan, yan. So yun nga mga ka-welder, tinatanggap naman ng agency ko ngayon yung Uno Overseas Placement ang may tattoo. Yun nga lang, kailangan nakatago lang siya yung pag nagsuot tayo ng white polo shirt, yan, yung nakalabas yung braso natin, kailangan hindi lang siya makita, yan, yun nga, nakatago lang kahit medyo malaki, basta nakatago lang, kunwari na lang dito sa dibdib, yan, pag nagsuot naman na tayo, hindi na makikita, yan, sinasabi rin, binabanggit rin ng puno yan na tago lang, kailangan tago lang yung tato. Yun, isa pa mga ka-welder, yan, wag lang dragon, yan, wag lang dragon yung tato, yan, tinatanggap naman nila. Yun nga mga ka-welder, kasi na experience ko, nakita ko rin na yung mga kabats kong nag-aral, yan, yung nag-aral kami ng Nihongo, yung iba dun may mga tato talaga, yan, may mga tato sila. Yun nga yung kabats kong farmers. Yan, farmers siya pero nasa ibang lugar siya dito sa Japan. Yan. May tattoo siya. Bali ang tattoo nga niya nandito sa dibdib, yan. Medyo malaki nga yun. Pero yun nga, tago naman. Kapag ka nagsuot na ng damit, hindi na siya makikita. Yun, hindi na siya makikita. Kasi mga ka-welder, kaya binanggit na dapat hindi makita, binabanggit rin ng agency ng Uno, kasi pagka may interview na ng hapon, yan, magsusot tayo ng polo shirt, yan, nakalabas yung braso natin, yan, kailangan pag interview, yan, sinasabing selection, tatayo tayo sa harap ng hapon, na kailangan walang makitang tattoo. Yan, kaya binabanggit ng agency na nakatago lang talaga yung tattoo. Huwag makikita. So, yun nga mga ka-welder, yun lang din yung na-experience ko, yan. At nakita ko rin talaga na may tattoo yung ibang kabats ko, yan, sa pag-aaral ng Nihongo. Pero yun nga, hindi ko sila dito kasama. Yan, iba yung skill nila. Farmers, yan, may mga pintor. At ako naman, welder. Welder ako dito. So yun nga mga ka-welder, pwedeng-pwedeng may tattoo sa Uno Overseas Placement, yan ang agency ko ngayon, yan. So yun nga mga ka-welder, yan, kung may tattoo kayo pero tago naman, yan, pwedeng-pwede kayong mag-apply sa Uno Overseas Placement. Yan, search nyo na lang din yung FB page nila. Makikita nyo yung address at saka yung mga hiring nila, yan, pinupost naman nila sa FB page nila, yon, yan, makikita nyo, yon, search nyo na lang din. So, yun nga mga ka-welder, yan, maraming salamat sa panunood ng aking vlog na to, yan, yun nga, para sa inyo to, sa may mga tato, yan, nasagot ko na yung mga tanong nyo o yung sa mga magtatanong pa. Pero yun nga, salamat, uwi na rin tayo, hapon na, yan, tara, uwi na tayo mga ka-welder.